like a Hellcat. Hello. Magandang gabi sa lahat. Diyan sa Hong Kong, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, USA, Australia, Singapore, Pakistan, India, good evening. Higit sa lahat, mga friend ko sa Facebook, dito sa atin sa Philippines, good evening. Please subscribe and share my video. Please watch my video. Pakipindot po ng bell button para ma-update po kayo sa mga next video ko. Nagpapasalamat po ako sa mga kababayan ko dito sa Philippines at sa ibang bansa na nanonood ng aking video. Salamat po sa pagsuporta nyo. Sana po matulungan nyo ako na makaabot sa kailangan ni YouTube upang tayo po ay magkaroon ng extra income. Ang pag-uusapan po natin ngayon is tungkol sa online class. Ang online class po ay para sa mga magulang, mas maganda kung siguro mas maganda kung sa public. Kasi sa public po, ang government po ay nagsama-sama para hindi po mahirapan at hindi na umalis ang mga magulang sa kanilang mga tahanan. Ang mga module po ay binibigay ng mga barangay official ng ating barangay kung saan tayo napapabilang. Nagpapasalamat po ako sa ating Pangulo kasi ganun po ang settlement ng kanilang module. Sa private naman po, napakahirap. Kasi ngayon dinaranas ko po na ako mismo ang kukuha ng module, ako mismo ang magdadala ng module sa school. Sa isang single mom and working mom, napakahirap i-manage ng oras. Kailangan mong magbigay ng oras para lang kunin ang mga module ng mga bata sa school, then dalhin ang module. Isa pa, sabihin natin, hindi siya magastos for kung iisipin mo, pero magastos po siya dahil sa load ng wifi kasi online class siya. Then yung ibang school na private, may bayad po ang mga module nila, hindi po siya kasama sa kanilang tuition fee. May mga private po na walang bayad ang module, pero may mga private din po na may bayad ang mga module nila. Kaya sa isang single mom, napakahirap pong sabayan ang opening ng online class ngayon sa private. Gusto ko man pong i-public ang aking mga anak, hindi ko naman po magawa kasi malayo po ang unang-una, hindi po sila doon naka-enroll nung last year na wala po tayong COVID. Pangalawa, malayo po siya sa aming tirahan. Then hassle po para sa akin ang mag-asikaso kasi single mom po ako, ang akin ng mga kapatid malayo po dito. So ako lang po nag-asikaso. Mahirap po para sa akin ang pumunta pa sa
malayo, kaya mas pinili ko po na dito na lang po sa malapit. Kasi ganun din naman ang pasahe, ganun din ang gagastusin. Pero ngayon, online class, mas humirap, mas magastos para sa mga private. Single mama ko pero hindi po ako kasama sa mga benepisyo ng government kasi hindi po ako, sabihin natin hindi po ako lagi sa barangay kasi busy po ako. Nag-apply man ako pero hindi rin naman na-accept kasi ewan ko, hindi ko po alam. Yun ang tanong. Kasi katulad nila may trabaho, hindi po ganun dapat. Kasi sa isang single mom, kahit magtrabaho, kulang pa rin po yun. Pero okay lang po, pinabata ko naman lahat. Ang sa akin lang, sana naman ang mga teacher, huwag masyadong napakarami ng ipapagawang mga activity sa mga bata kasi hirap ang magulang. Una, kung magpapaproject pa sila, lalo na sa mga private, dagdag po yun sa gastusin ng isang magulang kasi tayo po ay nagbabayad ng wifi load. Dagdag po yun sa gastusin kung sakali man na may mga bayad pa mga module, dagdag pa rin po yun sa problema at gastusin ng magulang. Siguro po pwede naman kayong magpagawa ng mga project through hindi nagagasto sa mga bata. Gawa na lang ng mga recycle materials na pwede nilang matutunan. Yan po ay suggest ko lang para po sa mga magulang. Katulad ngayon, napakahirap po ng buhay natin. Yung ibang magulang, walang work. Yung ibang magulang, hirap sa work. Hirap sa financial. Kaya, sana ang online po natin ay matapos na ang COVID para tayo'y maging normal na. Pero siguro, kahit mag-normal pa, kailangan pa rin po natin ng safety para sa ating mga anak. Ang magulang naman, handa naman ang magulang na mag-sacrifice. Basta ang mga anak ay ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin bilang anak at bilang isang mag-aaral. Payo ko lang sa mga estudyante na nag-online, unahin muna ang pag-aaral bago ang ibang bagay. Kasi hassle po sa magulang at kawawa ang magulang pag hindi ninyo inuna ang pag-aaral. Para sa inyo din yan in your future. Yan lang po ang mai-share ko sa online class ngayon kasi parating na po yung online natin ngayong October. So, sa mga public, good luck po at sana po huwag na ninyong papuntahin ang mga magulang kasi napaka-delikado po na mag face-to-face pa. Sana po kung meron pong mga usapin, pwede naman po sigurong contact or messenger sa mga willing naman mag-donate. Sabihin lang po, kasi sa ngayon, kailangan din po ng financial assistant ng mga public dahil ng kanilang coffin bond at iba pang gamit sa school. Thank you po. Sana po mag-aral mabuti ang mga bata para sa inyong kinabukasan. God bless you all. Please subscribe my YouTube channel. Thank you po.